I might not be here again. So, sabi ko sa kanya, kung ayaw mo akong ihatid, sige, ako na lang, magte-try na lang ako. Then sabi niya, call Louie, call Louie. So, I asked Brother Louie, so he gave me a ride. Hallelujah. Thank you, Lord. Gusto ko lang kayo pasalamat sa Panginoon. Kasi, sabi ni Brother, kalimutan lang daw yung nakaraang 2010. So, let's forget the bad things, but let's keep the good things. Amen, amen. The good thing. I'd like to thank God for past year kasi I'm so blessed past year. Amen. Una mo na yun, na-interview kami, tapos nakawi ako sa mga green card ko. Then, by April, sabi ko nga ni sister, sabi nga ni sister, then, pag ang blessing talagang para sa'yo, para sa'yo. Amen. Kahit abutin mo na ng napakaraming taon. Amen. So I'd like to thank God kasi napasok ako sa hospital. Amen. I graduated nursing 1991. Amen. That was, hindi pa pinapanganak yung busto kong anak. Amen. Busto kong anak is 18 years old na ngayon. Amen. So, sabi ng nanay ko sa mga anak ko, disappointed daw siya kasi gusto niya akong mag-nursing pero hindi ako naging nurse. So kaya ang ginawa ng anak ng busto, sabi niya, Nay, ako na lang mag-nursing, sabi niya. Kasi yung anak ko panganay, ayaw din niya mag-nursing. So yung anak ko busto, ako na lang mag-nursing. So tumalim yun sa isip ko, sabi ko, disappointed ang nanay ko sa akin kasi pinag-aral niya ako nursing, hindi ako naging nursing. Pero gumagamit ng Panginoon ng mga tao para Yes. Sabi ng isang kapatid, highly favored kayo. Kasi doon sa hospital, napasok ako sa hospital after 18 years. Wow. Ang nakakalam lang, na wala akong experience yung supervisor at saka yung si Jobel. So, minsan nandun kami sa lounge. Gusto na akong i-evaluate ng pinaka-supervisor namin. So sabi ng assistant namin, hindi pa siya pwede i-evaluate kasi wala pa siyang 30 days. So sabi niya, ano, wala pa siyang 30 days? Yung mukhang ang talagalan niya dito. Yeah. Tapos sabi ko, wala pa, sa November 30 pa lang ako magte 30 days. O sige, after na November 30, evaluating ka namin. Tapos sabi ng assistant supervisor, sino mo nga, sabi niya nun, 18 years nga siya hindi nagtrabaho, wala ka siyang ka-experience. Sabi niya. Tapos, yung mga tao sa lounge, sa dinig nila, sabi niya gano'n, walang experience siya. Wala! Sabi niya, wala nga yung alam eh. Sabi niya gano'n, so, hindi nga yan dapat tatanggapin eh, kundi ko lang ginawa ng letter. Sabi niya gano'n na, she was a nurse in the Philippines, blah, blah, blah. And, ang point doon, highly favored nga ako kasi anak ako ninyo. Amen! Wala akong experience. My first few weeks, hindi ko alam kung anong talo ko sa mga instruments na yun. Kahit anong talong nila sa akin, hindi ko maalala kung anong talo ko sa mga instruments. Kaya sabi ko, Lord, every day I go to work, I pray, Lord, sabi ko gano'n, iturong mo sa, tandaan ko sana kung ano yung mga instruments kasi napakadami kasi yung matandaan. So after, in short, after 3 months, mag-isa na akong, hindi mo lang nagtuturo sa akin. Kaya tataka sila bakit, 3 months pa lang tarulong na ako. Amen. Kasi nga sabi nga ng kapatid, highly favored ako. Amen. Thank you, Lord. Nung last payroll, sabi ni Jobel, Asele, sabi niya, checkin mo yung payroll mo, sabi niya. Sabi ko, bakit? Basta checkin mo. Tapos, kasi ang trabaho ko doon is per team. Pag per team ka, is either 2 days, 3 days, kung kailan ka lang nila kailangan. Amen. And I'm working as per team, pero 5 days ako nagtatrabaho. Minsan, nag-overtime pa nga ako. Sabi ko, bakit akong pinag-overtime? Kasi ako nga yung per team eh. Pag pinag-overtime nila yung regular, mas makakabayad nila. So, akong per team yung pinag-overtime nila. Amen. Tapos sabi ni Jibel, check mo, sabi niya. So, hindi ko pinansin si Jibel kasi very busy kami. Tapos sabi sa umaga, nag-ising ako, chinyak ko yung ano ko, I get a 2% increase. Wow! Kaya, naalala ko, yung nabasa ko sa James 1 verse 17, ano sabi gano'n? Every good and perfect thing comes from above. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Siguro kahit, sabi ng sister that kahit 18 years ako nag-online, if it's meant for me, it's meant for me. So,